sumampa na sa 53 degrees Celsius o nasa extreme danger level ang naitalang heat index sa Zambales kahapon, pinakamataas mula nang ideklara ang tag-init. Bukod dyan, ramdam din ang matinding init sa iba't ibang probinsya. Ang epekto ng lumalalang init at alinsangan sa pagtutok ni Gab de Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang muling paglitaw ng lumang bayan ng pantabangan nitong Marso. Lalo pang nasilayan sa tuloy-tuloy pang pagsadsad na tubig ng pantabangan dam ngayong Abril. Kumpara noong isang buwan, maskita na ang ilang bahagi ng natibag na simbahan, pati munisipyo, sementeryo at bantayog ni Jose Rizal. Dekada 70 ng palikasin ng lahat mula sa lumang bayan para magbigay daan para sa dam. Ngayon, nagiging senyales naman ito ng tumitinding tag-init. Sa huling datos, nasa 173.46 meters na ang level ng tubig sa reservoir. Malayo sa 221 meters na normal high water level nito. Natutuyo na rin ang San Cristobal Reservoir sa Sarat, Ilocos Norte. Nitong Marso lang, napapakinabangan pa ito ng mga magsasaka, pero halos wala ng tubig ngayon. Sa bayan naman ng Bangi sa parehong probinsya, bitak-bitak na ang mga sakahan. Apektado pati ang mga hayop na nagtsatsagang kumain ng tuyong damo o dayami. Init na init na rin ang mga alagang baboy sa Kasiguran Aurora, kaya sinisiguro ng mga hog raiser na meron silang inuming tubig. At bukod sa pagpapaligo sa kanila, pinapahanginan sila sa electric fan. Kahapon, nakapagtala ng 45 degrees Celsius sa bayan ng Kasiguran. Sa Dagupan, Pangasinan, kalbaryo rin ang nakakapasong init para sa mga negosyanteng laging babad sa araw. Kahapon, umabot sa 47 degrees Celsius ang heat index sa kanilang lungsod. Mahirap kasi nasa mainit ka. Kailangan maghanap ng masisilungan para sa sarili mo rin yun na hindi ka magkasakit ganun. Para sa GMA Integrated News, Gab de Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras.